So magandang araw sa inyong lahat mga katits. Welcome dito sa ating channel mga katits. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa ating panibagong videos about sa mga treasure hunting, decoding, and then exploration and analyzation mga katits. So basically sa araw na ito mga katits, ang ating ibabahagi na sign at symbol sa treasure hunting ay itong paliguan or parang spring or tubod, or tubod yung tawag namin dyan mga katiits sa Bisaya, yung tubig na pwedeng mainom mga katiits. So basically ito ay luma, napakaluma na nito. So located ito sa May Creek. So dito mga katiits, mayroong spring na napakalakas at during daw nung unang panahon palagat ng mga katiits. So meron ditong mga bato, mga kakaibang bato na parang ginawa mga katiits. So I think nasa World War II ba itong mga katiits na mga hugis na simento na ginawa mga katiits, ano? So basically according sa may-ari dito mga katiits, so napakatanda na ng may-ari dito mga katiits. She is 97 years old now mga katiits. So meron siyang mga kaalaman about sa mga hapon noong unang panahon. So sabi niya ito ay napakaluma na nito mga katiits. So tansa daw niya mga katiits, mga hapon yung gumawa nito mga katiits. So ito ay ginawa rin ng mga, dito rin kumukuha sila ng mga mainom. Pwede kasi itong mainom mga katiits, mga spring na tubig. So pwede yung mainom mga katiits. So dito mga katiits, tinignan natin yung paligid. Ito yung sa may ibabaw bahagi mga katiits ng yung may spring na ginawang pangkuanan ng tubig para magawing inumin. Pwede rin pangligo kasi malakas yun mga katiits. Ito yung ibabaw. So mga bato na may kakaibang hugis. So basically yung mga bato ay ganito yung hugis, di ba? Yan o, di ba plain. Tapos makintab. Tapos yung ganyang forma, bilog lang, pabilog. Pero yung mga bato na makikita natin sa may gilid ay mga may parang square, tapos may hugis pa ng buhos doon sa may ibaba. Alright, so para siyang buhos na simento. So parang ginawa ito mga katiits, ano, parang sinadya na ginawa. And also parang mayroon silang itinatago dito mga katiits sa part na ito. Sinulido nila ng husto para hindi ito basta-basta makukuha yung kung ano man yung itinago nila dito mga katiits. Doon sa may baba mga katiits, doon natin makikita yung may parang ginawa na paliguan ng tao at pwede rin pangkuhaanan ng maiinom. So basically ngayon malakas yung tubig, hindi na sila kumukuha ng matubig dito kasi napakalayo na. Pero nung ilang taon din silang kumukuha dito ng pwedeng maiinom mga katiits, ano? Ngayon lang sila hindi na kinukuhanan ito kasi delikado na, malalaki ng bato, malalim na yung nahukay ng tubig dito. Alright, so proceed tayo dito mga katiits, ano? Tingnan natin maigi yan, no? O diba mapapansin natin na sa ibabang bahagi may mga hugis na makikintab at parang masa. Mapapansin kasi natin pag masa yung hugis sa pinakailaliman ay lubak-lubak o hindi plain. Alright, so yan, no? Tapos ibabaw may plain, tapos mayroon ding parang box, hugis box. So parang hindi ito bato, so ito ay mga semento na sinadya or hinulma. Alright, yan, no? Napakakintab. So nandyan sa ibabaw mayroon yung malaking bato. Dito mga katiits, sa part na ito, dito natin makikita yung may paliguan or dito sila kadalasang maliligo yung mga tao mga katiits. O yan, isa siyang para siyang bato pero ito yung mga simento. Yung mga kagamitan ng hapon noong panahon mga katiits, mayroon silang mga chemical na ihalo sa simento para magmukhang bato at napakasulido. Alright, so sila lang nakakaalam niyan mga katiits. Dito sa ilalim yan, no? Para talaga itong ginawa, parang mayroon silang itinago sa eryang ito. Alright, so mas maganda kapag mayroon tayong gamitan to ng locator at detector
may mataas na posibilidad na mayroon tayong ma-detect itong mga TH. Pero napakasolido. Yan o. Ito yun mga TH. Dito sa part na ito. Kung malakas yung mapapansin natin, malakas, napakadaming spring dito. Malakas yung tubig dito mga TH. Lalo na pag tag-ulan. Itong mga spring na tubig mga TH, malinis to. Pwede itong inumin. Pangligo. Yan o. O dito mga TH, yan ang batong yan. Diyan na natin makikita yung ginawa. So basically, ito rin mga TH yung pinapakita natin mula kanina. Para lang yung ginawa. So dito, napakalakas talaga ng tubig yan o. Mga spring yan mga TH. O. Napakalakas ng tubig na pwedeng mainom. So basically, yun itong klaseng mga spring, lagyan ng ito ng tangke, malaking tangke, at pwede na itong gawin tubig na painom. Alright, so napakaso, napakalayo na ito mga TH, nasa mga 500 kilometers papunta doon sa bahay ng mga ari. Alright, yan o, dito mga TH, dito sa part na ito, yung batong iyan, yan yung parang ginawa. So basically, kakaiba talaga yung hugis. Hindi talaga siya normal. Yung ilalim mo, oh, para siyang ginawa na pwedeng maligo ang tao diyan. Tumungtong, papatong yung tao, tapos lagyan ng mga baldi. Pwede nang maliligo dyan. Mayroon tubig, malakas na tubig sa ibabaw. Mayroon yung tubo ng tubig yan, oh. Kaso nasira dahil sa tubig. So napakalakas ng baha dito mga TH. So ito mga TH, no, ito yung pinaka magandang area na nakita natin. Para talaga siyang ginawa na paliguan during the World War II. Noong unang panahon pa ito. Kasi yung kaniyang hugis mga TH ay mapapansin natin na parang ginawa talaga. Kung tayo ay magmasa sa lupa mga TH, dito sa may lupa, kapag buhusan natin yan ng simento, tapos pag tumigas yan mga TH, pag tininang natin yan, pag ating tingnan yung ilalim, yung forma ay lubak-lubak, hindi plain. Alright? So dito mapapansin natin ay kaparehos doon sa karakteristik ng mga simento na buhos lang sa may Dapanas. Alright, so ito yung kakaibang discovery natin. So nandito ito sa may creek. So basically sa may creek talaga yung may pinakamaraming sign sa treasure hunting ng ating makikita mga katiits. Kasi sa creek maraming bato, hindi natin yan mapapansin na kakaiba yung hugis, kakaiba yung sign. Pero kapag treasure hunter yung titingin mga TH, ay madali yung malulukit. Right? Tulad natin, mas madali natin yung makikilala yung mga sign na ginawa lang, sadyang ginawa. Alright? Dito sa ibabang bahagi, dito rin natin mapapansin yung karakteristik ng mga bato na sadyang ginawa mga TH, yung mga buhos yan o, maraming maliliit na bato na nasama, tapos may solido na part sa gilid ng may sapa. Alright, siya no. So napalaka, maghinala talaga ako sa iriyang ito mga katiits, na parang mayroong itinatago dito, parang may itinatago sila dito mga katiits. Kasi yung mga bato at mga nakapile doon sa may gilid ay kahinahinala, hindi siya mga normal na mga bato. Alright, so dito sa site na ito ay masasabi natin na mayroon talaga itong mataas na posibilidad na mayroon silang itinatago dito yung mga hapon noong unang panahon. So napakarami talaga nilang mga kayamanan noong unang panahon mga katiits, kasi nakuha nila yan during sa mga pananakop nila sa ibang bansa. So dito sa Pilipinas sila huling nananakop at dito rin sila na nahuli at natigil. Right, parang dito sila na, dito na sila sumurrender at dito sila na
sumurrender sa mga Amerikano. Alright? So si General Tomoko Yamashita ay nagdesisyon na sumurrender na lang sa mga Amerikano. So, bago sila sumurrender mga Tiits ay itinago muna nila yung kanilang mga kayamanan, mga gold bars na napakalaki na nasa around 20 to 30 kilos, mga gold coin, silver coin. So yun mga Tiits, itinago nila yan sa napakasolidong paraan at napakalalim na pagbaon. Alright? So hindi yan basta-basta makukuha ng mga normal na tao. Basically, kailangan talaga yan ng mga financiers, malalaking financiers, para magpo-provide ng mga kagamitan at mga equipment na may solidong at accuracy, may 100% accuracy na makidetect yung deposit mga Tiits. Alright? So yun mga Tiits. So maraming salamat sa inyong panonood mga Tiits, ano? So I hope na mag-subscribe kayo and then paki-like na rin ang ating video. At hanggang sa susunod na video mga Tiits. So maraming salamat and God bless us all mga Tiits.